Welcome to my channel. So guys, sa video na to, ito maglalagay tayo ng mga accessories sa pangilalim sa EDB natin para minus yung magiging dumi niya sa pangilalim. So parehan ito guys, ayan. Extension sa front fender natin, ayan. At maglalagay din tayo ng tire hugger, rear fender, shock absorbing washable, yan yung mga ilalagay natin ngayon guys. So samahan nyo ako guys. So siya nga pala guys, sana pataas si channel ko, sana naman, baka naman pwedeng makahingi ng isang subscribe, like and share, paki-hit na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin i-upload. So maraming salamat sa mga sumusuporta. So ito na yung front fender extension natin guys. Ayan. So ayan, dapat natin butasan to guys. May butas siya guys. So gagamit tayo ng clip, ayan. Clip natin dito, ayan, para hindi siya gumagalaw. Saka natin bubutasan. Ayan. Actually guys, may butas na tong extension front fender na nabili natin, no. So ayan, sa Shopee ko yan nabili guys, ayan. Para pang ADB 150 yan guys, ayan. So ngayon nabubudasan natin itong front fender natin. So ayan guys, hindi mo siya ganun kahirap butasan guys. Basta may guide lang tayo, ayan. So kailangan natin dito ng apat na butas. May apat na butas guys, ayan. So yun nga guys, maglalagay tayo nito kasi yung physic nya guys, pag nakakadaan tayo ng mga tubig, umaabot hanggang ibabaw eh. So pag nalagay natin ito, hindi na ganun ka grabe guys, hindi na siya masyadong aabot sa ibabaw. So kaya yun yung gagawin natin ngayon. So yun guys, tapos ko na nabutasan guys, ayan. So yun, kung nakikita nyo guys, nakahulma talaga yung extension front fender niya, ayan, no? So lagyan na natin ng bolt niya, ayan, Phillips screw sa kanat, ayan. So ayan guys, so okay na siya guys. So ikabit muna natin to. So yun guys, kung nakikita nyo yung dumi sa pangilalim na yun, hindi ko lang nahugasan eh. Pag meron na tayo ng extension front fender na to, hindi na ganyan kagrabe yan. Konti na lang yung tatamaan yan. Konti na lang yung magiging dumi dyan, hindi na ganyan kagrabe na aabot pa hanggang ibabaw. So yun na nga guys, ayan o. So bali ganyan yung plastada nyo guys o. So ayan o. So bali yung dumi nyan ng
baka hanggang dyan na lang yan, hindi na yan naabot ng ibabaw. So dito naman tayo sa shock absorber natin, washable. Ayan, lalagyan natin yan. So itong rear fender natin, hindi ko na naipakita ng ikabit, dito ko lang yung binol. Ayan guys, so ayan, pero pinutulan ko to guys, nagpa welding pa ko bali dito, pinatama ko dyan sa bolt nya dyan, bolt sa caliper saka bolt sa shock. Ayan, so ilagay na natin tong shock absorber washable natin. Ayan, meron siyang magic tape dito guys, ayan, para hindi siya mahulog. Ayan, so sa kabila naman, lagay naman natin yung sa kabila. So ang mangyayari nyo guys, hindi na siya ganun ka physic guys, sa ilalim guys, kung hugasan natin yung motor natin eh, hindi na ganun kahirap mong hugas dahil meron na itong mga protection. Parehan itong rear fender natin, ayan, hindi na siya ganun ka physic dahil may rear fender na tayo dyan. Ayan, saka yung shock natin may balot na yan, ayan, hindi na siya ganun kadumi. Yun nga lang, medyo maiksi siya guys. Pero pag sinakay naman natin to eh, bababa naman yan. Siyempre, shock yan eh. Magpiplay yan eh. So, sakto-sakto lang din yan. So, ayan, hindi naman siya ganun. Maganda rin naman siya tignan guys. Hindi naman siya pangit. So, ayan. So, hindi na tayo magiging, hindi na tayo mahirapan maglinis ng shock natin dahil masisiksikan ng mga dumi-dumi eh, may balot na siya. So ito naman sa front fender natin, ayan, ganun din, hindi na din ganun kapisik, na abot pa sa hanggang ibabaw yung pisik. So paano guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching, see you to next video.